Good afternoon mga kalagalag. Welcome back sa ating channel. At sa ngayon, bigyan natin ng tugon ang isang request ng isang viewers natin na gusto matuto kung paano paggawa ng PVC trap. Ito lang mga kalagalag ang gagamitin natin. Isang kaperasong PVC at kawayan at ang ating lubid na pangsilo. Shout out kay Arnold Balbas. Ito na idol yung request mo. Panoorin maayos para matuto. Sundan nyo lang mga kalagalag. Step by step ang tutorial na to para sa PVC trap panghanting ng bayawang. Yung sukat ng PVC natin mga kalagalag ay 20 inches. Ngayon, nakabukas to, kabilaan, through and through. Kailangan nating matakpan to para isa lang ang bungad niya. Para dito lang papasok yung bayawat. Ang sukat ng PVC mga kalagalag ay D4. Kaya ito yung mas maganda kasi pag malaki yung bayawak, sakto lang dito. Okay mga idol, susukat tayo ng 2 pulgada para yun ang sukat natin pang sara dito sa kabilang bungad. 2 inches. Ayan. Lalagyan natin ang marka para grinder na lang ang katapat nito, hindi na tayo maglagari pa. Ngayon idol, grinder na lang gamitin natin para mas mabilis kaysa sa lagari. Para masara natin to mga kalagalag, kailangan natin itong initin nang maitupi natin to para masara yung kabila ng PVC. Basang trapo mga kalagalag para di tayo mapasok kasi mainit to eh. Ayun. Ayan. Patong lang natin siya para sumara. Dapat meron tayo mga kalagalag na basang trapo para pang palamig natin dito sa PVC kasi mainit siya kasi inano natin sa apoy. Ayan mga kalagalag, naisara na natin yung PVC sa likod parte niya at ito na yung pinakabungad. Ay maglalagay na tayo ng butas kaya susuka tayo ng 5 pulgada, 5 inches lang. At ang laki ng butas niya ay 1 pulgada lang para sakto lang na ang trigger na to ay makapasok dito sa gitna. Ngayon mga kalagalag, kung makikita natin dito sa may parting kanaka yung picture ng bayawa. Kung siya ay 6 kilos, yung leeg niya ay hanggang balikat ay mga 7 or 8 inches yan. Kaya akma lang to sa maliliit at sa malalaki ang PVC na to. Kasi pag maliliit, pag pumasok dito yung mga 3 kilos o na 4 kilos lang, kilikili yung sa parting kilikili sila nabibitag. At pag malalaki naman, mga 6-2 or 8 kilos na, liig talaga sila. Dito sila sa may salang nila o panga sila na bibitag. Kaya
mas mainam na mas malayo to para mas mahuli natin yung maliliit sa may kilikili at yung malalaki ay sa leeg. Nakabutas na tayo at itong kawaya na to ay aayusin natin at ito ay talagang tamang akma lang ito dito sa loob. Kaya ito mga idol, sasapsapan natin para maging akma doon at maging trigger nitong PVC trap natin. Ito yung stopper niya para akma lang dito sa butas ng PVC. Ayan. Ayan mga idol. Yan yung pagsampa na yan. Sakto lang at ang baba ng kawayan ay may clearance para yung bayawak kung sumuot yung huso niya. Pag ito nagalaw ng huso ng bayawak, kakalas na to dito sa PVC. Maglalagay na tayo ng lubid para masabitan na natin to ng silo.
magbubutas tayo dito mga kalagalag na apat na butas para paglalagyan natin ito para ito ang magiging ipit ng lubid para hindi siya nagagalaw. O kapag maulan o dadadaanan ng mga butiki, nagagalaw yung lubid, kaya meron tayong pang-ipit na ilalagay dito. Kabungad mismo ng PVC trap. Ito mga kalagalag ay yung may maliit na alambre, yung mga tali sa cord ng cellphone. At ito ilalagay natin para pang ipit siya ng lubid. At yan nga mga kalagalag, naipit na natin yung lubid. Stable siya eh. Ngayon, pag ito may bitik na, at kapag ito nagalaw na ng bayawak, yung trigger dito sa loob ng PVC, kusa na lang itong tataas. Doon na mahuhuli natin yung bayawak. Kaya mamaya, i-demo natin kung paano paglagay ng bitik para makita natin kung paano siya gumana. Okay mga kalagalag, dito lang tayo sa likod bahay magde-demo at itong maliit na puno, ito yung gagawin nating bitik para may set up natin itong PVC. Tsaka pasensya mga kalagalag, medyo maingay kasi likod bahay lang to, dito lang to sa may likod ng bahay namin. Yung mga nagpupukpok at mga nagdi-dribble, naglalaro ng basketball, kaya pasensya kung medyo maingay. Okay mga kalagalag, tuloy tayo sa pag-set up nitong PVC trap. At ito mga kalagalag, natapos na natin tong pag-setup ng PVC. At pag nailatag na natin, kung meron tayong pain na hasang ng isda, bituka, ipapasok natin siya dyan sa loob hanggang dito sa dulo. At bago natin to ipasok na trigger na to. At kanina mga kalagalag, nakalimutan ko lang, dalawa pala dapat butas nito. Ang pagpasok ng lubid ay dito muna sa baba. At ibalik natin dito sa may taas. Pabalik. At yan ang itsura niya mga kalagalag. At pwede na natin itong ikabit sa bitik kapag napasok na natin yung pain dito sa likod ng PVC.
dito, pagkabit nito mga kalagalag, dapat yung lubid naka-align. Pagpasok natin itong trigger dito sa PVC, itong stopper na yan, yun, isasalang natin dun. Ayan. Pag nasalang na natin at nakita natin align yung lubid, doon na natin siya itatali sa kahoy. Ayan mga kalagalag, ito na yung silo, ang pinakahuli. Ayan mga kalagalag, naset up na natin at kailangan natin itong itry para malaman natin kung paano ito gumana. Ito mga kalagalag, tingnan natin. At pag pumasok na yung bayawak, pag nasagi niya ito o nasundot niya itong trigger, doon natin siya mabibitan. Ayun na yung bayawak mga idol. Nakuha na natin siya, kaya sana mga kalaglag, nakuha nyo kung paano at natutunan nyo. At shout out doon kay Marvin Alisasa, site 1 ng Sipukot Camarinesur. Salamat mga kalagalag sa pagsubaybay at panonood ng vlog ko. Huwag niyo kalimutan i-subscribe ang One Lagalag. Share and subscribe.